So ito ang si LeBron James at ang Los Angeles Lakers ay nag-umpisa na nga ng kanilang training camp. At syempre kasama na nila ang kanilang mga bagong teammates, sila Schroeder, sila Matthews, sila Gasol at si Montrezl Harrell. So since bago nga ang team na ito, halos pa rin mga bago ang kanilang player. So hindi na katulad ng last year ang chemistry na itong Los Angeles Lakers. Pero nakita naman natin kung paano yung nag-develop all throughout the season. Siguro sa leadership na rin ng kanilang coach at pati na rin ni LeBron, kaya't naging maayos ang kanilang chemistry. Ngayon, titingnan natin kung ganun din ang mangyayari sa bagong Lakers na ito, ang 2021 Los Angeles Lakers. At ito rin si Kevin Durant ay nagpa-participate na nga ng fully sa kanilang training camp at sa kanilang mga team practices. So mukhang healthy na nga si Kevin Durant at ready nang bumalik sa NBA kasama ang kanyang bagong team na Brooklyn Nets. At tandaan natin ay 2 years na halos or hindi pa 2 years o lagpas ng isang taon na nga si KD na hindi nakapaglaro sa NBA. So for sure healthy na to si Kevin Durant. At ito din si Steph Curry ay balik na nga rin matapos ang kanyang hand injury. At ito naman si John Wall ay balik na rin practice matapos din ang kanyang injury na nag-sideline sa kanya ng halos 2 years. Alam nyo ba, itong si John Wall ay mas matagal pang nawala kaysa kay Jordan nung unang retirement niya sa NBA. Si John Wall ay hindi nakapaglaro dahil sa injury ng 710 days. Tapos ito naman si Jordan nung unang retirement niya ay tumagal ng 637 days. So grabe yun. At ito ding rookie na sila Melo Ball na 3rd overall pick ng Charlotte Hornets ay nagpa-practice na nga rin kasama ang kanyang NBA team. So hindi lang naman ako siguro ang nakapanood sa kanya nung high school pa lamang siya, nung 15 years old pa nga lang siya at ngayon nasa NBA na siya. So grabe, parang hindi tayo makapaniwala sa mga nakapanood sa kanya mula high school. Kasi dati panay Balik life highlights lang natin napapanood sa kanya. Tapos ngayon makakakita na tayo ng mga NBA highlights at naglalaro siya sa NBA. So grabe, ang galing, pero ang weird niyang panoorin. At syempre kasama din sa practice nila itong si Gordon Hayward. Ito nga si Hayward ay nag-sign nga ng 4 years tapos 120 million ang kanyang salary. At pati na rin si Westbrook ay nandyan para sa kanyang bagong team. At ito namang si The Great Luka Doncic ay nagpa-practice na rin kasama ang kanyang Dallas Mavericks. So may tanong ako sa inyo guys, kaya bang manalo ni Luka Doncic ngayon ng MVP itong parating na season na to? O masyado pang bata siya para manalo? Kung natatandaan natin ay MVP candidate din si Luka last year, kaso nga hindi siya nanalo dahil
hindi maganda ang pinakita ng team niya nung regular season. So comment down below kung sa tingin nyo ay mananalo ng MVP itong si Luka Doncic ngayon taon. At ito namang Western Conference Finals runner-ups, ang Denver Nuggets. So mukhang ready na nga sila sa pagbabalik ng NBA. Kaso nga lang, nawalan sila ng isang magaling na player at magaling sa depensa. Ayun nga si Jeremy Grant at napunta nga siya sa Detroit Pistons. Pero may pamalit naman sila dyan. Nandiyan si Michael Porter Jr. na mukhang nag-improve sa kanyang paglalaro. So ayun nga ang mga video at mga highlights sa mga NBA team na nag-practice ngayon para sa kanilang training camp. So para sa mga susunod na araw, syempre mag-a-upload pa rin tayo ng ganyan, ng mga practices ng mga NBA teams. So yun lamang para sa ating video ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA update kagaya ng mga ganito. So yun lamang. See you guys next video. Bye!